those who worship God on Sunday, they are alluded to the mark of the beast. So if you are worshiping God on a Sunday, you've got the mark of the beast, you go into hell. Sa bidyong ito ay sasagutin natin si Bishop Mar Marie Emmanuel sa kanyang mga argumento tungkol sa Iglesyang Seventh-day Adventist at sa mga turo nito na ayon kay Bishop Marie na ang Seventh-day Adventist Church ay isang kulto na di umano ay itinuturo na ang tao na nagsasamba sa araw ng Linggo ngayon ay may tatak ng hayop at pupunta sa impyerno. Sinabi ni Marie na mali ang mga Adventista dahil ang Sabat ay hindi araw, ito ay tao. Ano ba talaga ang itinuturo ng Biblia tungkol dito? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa VTD Media Ministry. Kaibigan, pag-aaralan natin na ang katotohanan ay inilagay ni Jesus sa gitna ng mga propesiya. But she is highly regarded till this day by the Seventh Day Adventists as one of the founders of their so-called church. But their belief is cultic, is of a cultic nature. But their belief is cultic, is of a cultic nature. You need to be obedient to the Sabbath. That's why they are called Seventh-day. Ito ay isang seryosong paratang at mapapansin mo na si Bishop Marie ay nagsasalita na walang referensya mula sa mga aklat ni Ellen G. White o kahit mga talata na nagmula sa Biblia. Ellen G. White prophesied, if you do not worship God on a Saturday and you do as so other people do on Sunday, those who worship God on Sunday, they are alluded to the mark of the beast. So if you are worshiping God on a Sunday, you've got the mark of the beast, you go into hell. So all Christians who worship Jesus Christ and celebrate the Holy Mass on Sunday, according to Ellen G. White, the genius, they are going to go to hell, they've got the mark of the beast. Mayroon bang patunay na ang mga taong sumasamba sa Linggo ngayon ay may tatak ng halimaw at sila ay tutungo sa impyerno? Ang sagot ay wala. Ayon sa ating sinipi mula sa Bible Commentary na isinulat ni Ellen G. White, pahina 7, talatang 977, ang pag-iingat ng Linggo, gayunman ay hindi ang tanda ng halimaw at hindi maging hanggang sa ang batas ay maipatupad na ang mga tao ay sapilitang sumamba dito sa huwad na Sabat. Darating ang panahon na ang araw na ito ay siyang maging pagsubok, ngunit hindi pa dumarating ang oras na iyon. Ang irresponsibleng paghahayag ni Bishop Marie na ang pagsamba sa araw ng Linggo ngayon ay tatak ng hayop at ang mga tao na sumasamba sa Linggo ngayon ay pupunta sa impyerno. Iyan ay kasinungalingan. Dahil mula sa sulat ni Ellen G. White sa aklat ng Evangelism, pahina 234, na wala pang nakatanggap ng tatak ng hayop dahil ang panahon ng pagsubok ay hindi pa dumarating. Sapagkat may mga totoong mga Kristiyano pa sa bawat simbahan na kahit pa sa simbahan ng Romano Katoliko. Wala tayong hinahatulan hanggang sa magkaroon sila ng liwanag at makita ang obligasyon para sa ika-apat na utos, ang pangingilin ng Sabat. Ngunit, kapag ang batas ay lalabas na upang isapilitan ang huwad na Sabat at pigilan ang malakas na sigaw ng ikatlong anghel na nagbibigay ng babala sa mga tao laban sa pagsamba sa hayop at sa kanyang larawan, saka pa lang natin makikita na ang linya ay malinaw na iguguhit sa pagitan ng mali at ng totoo. At yaong mga magpapatuloy pa rin sa paglabag nito,
saka pa lang natin masasabi na ito ay tumanggap ng tatak ng halimaw. Hindi ako sigurado kung ano ang batayan ni Marie sa kanyang akusasyon dahil hindi namin ipinangaral na ang mga sumasamba sa Linggo ay mayroon na ngayong tatak ng hayop na sila ay walang pag-asa at pupunta sa impyerno. Apokalipsis 13:11, ang hayop na nagmula sa lupa, ang United States of America, ay hindi pa isinapilitan nito na sambahin ang unang hayop na umahon mula sa dagat na walang iba kundi ang sistema ng kapapahan. Maliwanag na si Marie ay nagkalat ng kasinungalingan tungkol sa Adventist Church. Sundan ninyo ako sa susunod na video at ating tatalakayin kung paano itinuturo ni Bishop Marie ang tungkol sa kung sino ang Antikristo at ihambing natin ito sa propesya. Pakisulat ang inyong mga komento kung isa bang kulto ang mangaral ng 10 mga utos ng Diyos kasama ang Sabat. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ito ang turo ni Bishop Marie dahil ipinangaral niya na ang lahat ng mga araw ng paglalang ay hindi literal. I've said it so many times and I'll say it again. When you read in Genesis chapter 1 and chapter 2 about the days of creation, please, the days of creation are not literal. Do not take them as 7 days, literal 7 days as we know them now. They're not. Seventh day, Sabbath, Saturday. There is no mention, neither of evening nor of morning. So guess what? Day 7 hasn't finished yet till now. So if I'm going to take the days of creation literally, day 7 hasn't finished. It can't be 24 hours. There is no beginning nor end. And God rested on day 7, which is Sabbath. The question is, when does God rest? When you and I and you are sin free. God never stops working. He never stops. If He stops, everything comes to a full halt. But when does God rest? When we are sin free. When did we become sin free? When Jesus rose from the dead. When did He rise from the dead? Sunday. So Sabbath is not a day. Sabbath is a person called Jesus Christ of Nazareth. So Sabbath is not a day. Sabbath is a person called Jesus Christ of Nazareth. Mga kaibigan, napakadaling patunayan na ang mga araw ng paglalang sa Genesis ay napakalinaw na ito ay literal. Basahin natin ang Exodus 20, talatang 8 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang panatilihin itong banal. 6 na araw ikaw ay gagawa at gagawin mo ang lahat. Ang ibig sabihin, sa kasalukuyang panahon, tayo ay gumagawa sa 6 na literal na araw at ang 7th araw ay ang Sabat ng Panginoon mong Diyos. Kaya kung ang 6 na araw ay literal, ang ibig sabihin, ang 7th araw ay literal din sapagkat nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa 6 na araw. Si Bishop Marie ay desperado na talaga sa kanyang pagtatangka na idiskwalipika ang pagkaliteral ng 7th araw bilang Sabat. Sinabi pa niya na walang nabanggit na gabi at araw sa araw ng paglalang sa Genesis. Ating itong mapagbulaanan dahil sa unang araw pa lang ay mayroon ng umaga at gabi ayon sa Genesis, Kabanata 1, Talatang 5. At itinuturo rin niya na ang Sabat ay isang tao na ang 7th araw ay hindi pa tapos at hindi ito pwedeng maging literal na 24 oras. At dagdag pa niya na nagpahinga lang ang Diyos kung ikaw at ako ay malaya na sa kasalanan. At kailan daw mangyari ito? Na ayon sa kanya ay sa Linggo ng pagkabuhay. Saan sa Biblia matatagpuan ang mga pahayag niyang ito? Wala. Mapapansin mo na siya ay salita ng salita na walang katibayan mula sa Biblia na upang suportahan ang kanyang mga argumento. At ayon sa obispong ito na si Mar Marie Emmanuel, ang Sabat ay isang tao at ito ay si Kristo. Kung susundan natin ang argumentong ito ni Marie, ibig sabihin ang Diyos hanggang ngayon ay gumagawa pa rin at wala pa ang 7th araw na siyang kapahingahan ng Diyos. Alam niyo ba? Ang kanyang argumento ay magdudulot lang ng malaking problema
sa theological teachings ng Biblia. Dahil una, ang Sabat ay isang yugto ng panahon na ginawa ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang Sabat ay nilikha ng Diyos at kung palitan ito ni Jesus na isang manlalalang, ito'y magiging malayo sa katotohanan. Ayon sa Marcos 2, talatang 28, si Jesus na manlalalang ay ang Panginoon ng Sabat. Nilikha ng Diyos ang banal na araw sa panahon ng paglalang. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Kung iyong titingnan na si Jesus bilang manlalalang at ang Sabat ay nilikha, makikita mo ang pagiging Panginoon ni Jesus sa lahat ng nilikha dahil si Jesus ay Panginoon ng Sabat ayon sa Marcos 2, talatang 27, na ang Sabat ay ginawa. Ito ay past tense, ibig sabihin na ang paglalang ay natapos na at nagawa na ng Diyos ang kapahingaan at ito ay sa ikapitong araw ng literal na pitong araw ng paglalang. Dahil hindi magawang pagpapalain, pakabanalin at magpahinga ang Diyos sa ikapitong araw bilang Sabat kung hindi niya natapos ang paglalang sa loob ng anim na araw. Kaya napakalinaw sa Exodus 20, talatang 8 hanggang 11, na pagkatapos niya itong gawing basbasan, pakabanalin, ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw at pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Adan at kay Eva para sundin nila ang Diyos sa kanyang ginawa na gumawa sa anim na araw at pinagpala, pinabanal at nagpahinga sa literal na ikapitong araw. Si Jesus ay hindi ang Sabat, kundi siya ang Panginoon ng Sabat. Isang patunay sa Biblia mula sa mga aklat ni Isaias sa Lumang Tipan sa Kabanata 58, talatang 13 at 14, kung iyong iuurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa akin, si Jesus, banal na karawan, Sabat, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal. Ang pagtuturo na ang Sabat ay isang tao at ito ay si Jesus, ito ay isang malaking kasinungalingan at kalapastanganan. Kung bakit? Dahil inilagay mo si Jesus sa parehong antas bilang isang manlalalang sa kanyang nilikha. Nakakalungkot na si Mary ay nagtuturo na hindi alam ang katotohanan sa Biblia tungkol sa Sabat. Kaibigan, naniniwala ako na nilikha ng Diyos ang pitong literal na mga araw at ibinukod ang ikapitong araw bilang ang kanyang tanda sa gitna niya at sa kanyang mga tao. Ezekiel 20, talatang 12. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapakapaging banal sa kanila. Ang Diyos ay naglagay ng kanyang lagda para lagi nating maaalala na siya'y mapagmahal na manlalalang na Diyos. Hanggang sa muli, kaibigan, ito si Elder Vincent Pumoseno na muli nagsasabi, patuloy lang tayong mag-aral ng mga katotohanan mula sa Biblia dahil ang katotohanan ay siyang magpapalala.